mag-resize po tayo ng high velocity na ammunition ng ice core. So, subukan ko lang i-resize kung ma-improve ba yung kanyang accuracy. Kasi itong high velocity ng arms core is masyadong kalat-kalat yung tawag dito. Yung tama niya. Yung kanyang shot groups. So, i-resize po natin siya. At subukan natin na mapa-improve yung kanyang accuracy. If ever na ma-resize natin. So, yeah. Unahin muna natin itong flat. So, sa pag-resize, ganito lang. Pwede na-resize na. Tapos lagyan natin itong panunod dito. Tanong lang, ano bang nagagawa ng resizer? From the word resizer, nire-resize niya yung diameter ng bullet head mo para umakma o maging ano siya, mas accurate sa diameter na magugustuhan o maging hiyang doon sa butas ng barrel mo. So by the way, ito nga pala ay accurizer. Sa US meron ito, is hindi tawag niya Paco Kelly Accurizer. But dito sa atin, is nakuha ko ito kay Sir Marv. Yung idea siguro nito is galing kay Sir Joel. At kay Sir Marv ako nakakuha nito. So, napakagandang invention ito ni Sir Joel para sa ating mga mahilig sa 22L. I do not own the right na mag-manufacture or i-replicate ito or gumawa ng ganito, because sa kanila itong ano, design na ito, doon na itong patent. So, pinapakita ko lang sa inyo ang anong nagagawa nito sa bullet natin. At saka, if ever na magustuhan nyo na yung ganito, just make a comment down below. I-comment nyo yung Facebook account nyo at ako mismo yung mag-BPM sa inyo na kung kanino nyo dapat ito punin. Siyempre kay Sir Marv or kaya kay Sir Joey. So sila yung mayroon nito. So makupuha nito at a reasonable price naman. So siya dito sa ano, sa rubber, pero may kaiba naman siya ng konti. Ayan yan, kita niyo naman, baka mag-focus yan. So ito yung original, yung standard na modified. Ito yung na-modify ko, konti lang yung pag-ano niya, na medyo na-clap niya yung ganun. So ulitin natin. Pero sukatin ko muna kung na-improve ba yung kanyang diameter. Nag-improve nga. Nag-improve na ang kanyang diameter. So, mas lumaki na siya. So, makakalit ko sa akin wala. So, ito. So, compare natin sa original size. Ito yung, ngayon yung tura niya. Yeah. So, ito yung original. Ito yung size ko, ganito, flat head.
8 undur batin ke mana. Itu sama dikepukai dikepukai nantai semuanya naman sebuka ito yung dari size na is sebuka natin so ito na yung itsura niya. Yeah. Halo point. Na. How about the diameter? Ay, ganun pa rin. Yung. Ganun pa rin yung diameter niya. So ito na yun, ito yung kanyang bagong itsura niya ngayon, halo po. Ito yung diameter na na so yun yung itsura niya, halo point na siya yan, pero mas maliit siya doon compared sa isa halo point. Ayun yung isang halo point natin yan, oh ito mas malaki yung halo point, ito is yung mas maliit na halo point. Oh, ito yun. Yan, yun, flat, flat na, flat na, flat na talaga siya. Ito yung dati, ano. So, yan, super. Gawin natin ulit siya, ano. Halo point ka, ano. Gamitin natin yung matlang mas ma-slim na pang-halo point. Naman kayo kung ganito yung stud ng drill press, eh, pwede naman pupukin gamit ng ito, gamit ng rubber mallet. Ito yung plastic na part, ito, hindi naman yata to silicone plastic, tapos ito is yung rubber na part, so pwede mo ito siyang gamitin na pang-pukin. So, lagyan mo lang ng basahan para hindi siya ma-damage o masira. So, ito na ngayon siya yung gumanda na yung itsura na. No. Yan.
Mas ano siya, mas maikli. Pero okay, pero gulit kayo ba ang metalis, ganun ba? Ito, gawin natin flat muna. Flat natin yung head. Sabali, may mayroong specific na parang standard sa lahat ng barrel is mayroong sukat na standard, but depende pa rin yun sa sukat na magugustuhan ng rifle nyo, ng barrel ng rifle nyo. So, Subsonic na arms ko. So, iti-testing din tayo ng subsonic. So, ito yung tutsura niya. Hollow point, 36 grains. Ayan o. So, ayan. So, i-resize natin to. Flatten muna. So, although hollow point ito, i-flatten muna natin yung head niya. Kanina, buha tayo na isang sample na lang ng unmodified. Ito yung itsura ng unmodified ng head. Ulit head. Tapos ito yung na-modify natin. Ayan. So, comparison lang. Simple input yung kanyang size. And then, pagkatapos nito is ihahalop point natin siya ng mas maganda. So, sabali itong technique na to, itong ginagawa ko is nakita ko ito sa ginagawa ni Sir Joel. So, sa online ko lang sila nakilala. Sa social media, hindi ko lang nakilala sa personal, pero masasabi ko na ang babalik ng mga tao. Sila ni Sir Marv, so hindi madamot sa idea about sa mga kabisyo, kahili. So, hindi nagdadamot ng idea. So, yan. So, thank you na Sir Marv dito sa malupit na ang tao dito. Pang orasyon ng amo natin. Ito yung unmodified sa kanan. Ayan.
siya ng konti. Tapos, nag-expand ng konti yung kanyang diameter. Tapos, yun yung kanilang head. O, mas luminis. Mas naging mas cute. Gawa pa tayo ng isa. So, but before that, iano muna natin. I-flatten ng konti. Malaking butas, no? So, ito yung mas maliit na panghalo ko. Ito yung mas malaki. So, for sure, mas in terms of accuracy, they will be the same. But in terms of damage, I believe na mas mas devastating itong mas malaki. Para ano po yun. So, susukatin ito lang ulit. Bakit ba naman? So, yun. Yun pa rin naman. So, by the way, itong dalawa lang muna yung sa mga sa standard na subsonic na amo ko. Itong dalawa lang muna yung numodify natin. By the way, may na-modify na ako na nauna. Kaya kanya lang, hindi ko pa nasusubukan sa gawa ng masyadong busy. So, yun po. So, ano nga bang nagagawa nito? Una is improve the accuracy of ito ay base sa kanila ni Sir Joe at saka ni Sir Marble, no? Na-improve yung kanyang accuracy. I myself, hindi ko pa nasusubukan but nakikita ko naman dun sa mga pinapakita nilang ano result na resize din nilang ammunition nila na modify nila is talagang na improve yung accuracy. Sergio, kita ko yung mga ano niya 50 meters hanggang 100 to 120, kaya niya mag one hole. So, yun yung isa sa mga advantage. Mas nagiging accurate yung ammunition. Second is yung ito, cheaper brand ammunition ng 22LR, which is the Arms Core, is nagagawa niyang yun, naging accurate. So, kung gusto mo ng ano, if you want a match grade ammunition out of a cheaper brand ammunition, ito yung sagot, ito yung solusyon, ito yung sagot na hinahanap mo. Resizer, tawag na nito si Mrs. Paco Kelly Accurizer. Ito is tawag ni Sir Marvis, yung sekretong malapit. Resizer. So, ulitin ko, Sir Marv, maraming salamat po talaga sa napakabait nito. Thank you po ito sa napakalupit na resizer. So, ano ba? Mas na-improve yung ano, mas nagiging mas malaki yung kanyang damage, yung devastation niya doon sa target mo. For example, nag-hunting ka. So may mga pinapakita din si Sir Marv na tama ng ano niya target niya, yung mga nalanguho na kukuha niya, ano, hinahunt niya, talagang nahihiwala yung ulo, nawawasak talaga yung ulo ng target. So,
to nga na ano na improve yung accuracy tsaka damage. So ano nga si Sir Marv, tinamaan niya 198 meters headshot. So imagine mo yan, subsonic pa yun na ano, na ammunition. So 198 meters headshot. Tapos so tignan mo yung layo. So inuli ko po, I do not own, I mean I do not have that to replicate or to make this. Resizer dahil sila ni Sir Marv at ni Sir Joe yung nangyari ng rights o patent ng resizer na to. So if ever na interested kayo, just make a comment below, comment nyo sa baba yung ano nyo Facebook account nyo, and I will ako na mismo yung mag-PPM sa inyo directly. Account ni Sir Marv para sa kanya kayo diretso kumuha. So ang tanong, magkano naman yan? Well, sasabihin ko ay at a very very reasonable price, not so cheap, but hindi naman ganun ka expensive, but the result is talaga hindi ka masisisi. Napapansin nyo, sinusukat ko talaga, no? Kasi I am very concerned about the diameter talaga. Yun, ang cute. So, mas naging malinis yung ano niya. Malinis yung pagkakahalo point niya. Mas malinis na pangandot. Kasi ginagawa ko, pina-flatten ko muna at saka ko pinahalo ko. So, in this case, pinahalo point muna natin bago natin i-flatten. Okay naman. Ulitin ko sa mga nagkaka-interest sa resizer na ito, just make a comment below at I mean i-comment nyo yung Facebook account nyo, and I will tell you, isa-send ko sa inyo, i-PM ko sa inyo yung account ni Sir Marv o kaya ni Sir Joe, and sila yung gumagawa nito. The reasonable price. So, pag nag-PM kayo sa kanya, sabihin nyo, napanood nyo dito sa channel ko, Hezekiah's Adventure TV. So, yun ang
maraming salamat sa panonood. Ngayon, umabot lang kayo sa point na to. Thank you so much. And, palambing naman. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Salamat po ulit, mga kaibigan.